mga kaigsunan. Kay lunes na masad karon, yan nasa kita din na ni katong paboritong programang paghimatan. Sa dili pa kami mo padayon, doon ako i-greet niyo pipilang ka mga higala na ito na nagtanaw ko, no? Si Cecilian, si Hannah, Tuna, si Shirley, no? O si Kirby Asunto. Kini si Kirby Asunto, muna siya gakanta sa national anthem nito at yung fight ni Pacquiao o ni Bradley. Tuwa ka rin sila sa bye-bye meeting, no? Kaya mong kaubo dito at yung pag-concert na mo dito last week. Kunya si Vice Globe o Mrs. Carlo Loreto of Leyte, no? Kunya si Ion Santianis of Bye-Bye Leyte o Kay Santianis of Pisa, Cebu, no? Kamusta po rin na? At ang mga suking tigpaminaw, anianong sa kami, alam mo dahil niya itong programang pahimata, busa, di kita magbulan sa itong channel karon aron sa pagkatulong ng mga importanteng pagtulunan na naglambigit sa pag-restaurant ng inamuhay. Belated Merry Christmas and Advance Happy New Year sa tanang parokyano sa pahigmatan. O special greeting sa akong anak ng Gatanao, kay Malipay ni Tay na akong anak ng Gatanao. Nakita niya ako dali. So, pati, ni Hapapang, mayang gabi eh, o di na sa ipil, di ginako kalimutan diha ang atong pinalanggang bispo, si Bishop Tunel. Bishop, mayang gabi sa imo, si Tagalayan. O talang kapakian diha na sobra 30 kabilog lang sa to si Bugay, mayang gabi sa inyo tanan. Ngayong gabi mga isoon, gabi na sa katawahan sa Bohol, o sa mga plerong obispo, Bishop Noel, o sa Tagbilalan, si Bishop Pedroso, o sa akong mga isoon sa Lungsod Sagda. By the way, this coming January 6, 2014, the first airing of our new program of CCTN, Cebu 47, ang World on Fire. Right after this program, mag-sober tayong January 6, 2014, I would like to express my heartfelt thanks sa pag-adapt kanako sa Wishes Community, labi na ni Tay Lulong Lengchuga. Salamat. O karon, no, nag-inlog kayo ang atong topic ay kay nag-isbog kini sa pag sa pundulat sa Gilanon, na ito sa pagbangon, no, na bisan pa sa naitabo ng mga katalagman, palayong ginapura itong paglaong na ito sa kaitasaan na makabangon kita. Kung ito nakita sa itong ulat sa Gilanon, kung sa ang epekto ni itong na igu sa mga katalagman, kung unsa sa paghimo sa iyong higala, sa liha nga nagpalayong siya sa pag-inkarin sa mga palayong sa paglakaw na ito may paglaong ko. Muna, nato karoon mo na yawag sa katong mga ayaw pa pagkawalang paglaong. Tanan kayo, don't be a good reading person. Tari, tanan din, baka kung ang good reading man na, di ba? So, negative, no? Tanan dyan, kay di ko sa unahan, tuha si Cristo na nagulat ka na ko. Aron pagkagat ka na ko sa ating bagong kinabuhi. Dito sa Juan Badano, may tayo. Kader, it's him. Sa atong drama sa doon, ipakita na ka itong dalaga bitaw na pamaan sa Yolanda yung kanyang tatay o nanay na matay tapos di na siya ganahan mabuhi. Kala siya, natural lang na siya na reaksyon. Pero untani, magtudlo po na sa ato o bitsyo na sumala sa Biblia tay, sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, He, Christ, He died for all that those who live should no longer live for themselves, but for him who died and rose to life. But anyway, ang reason for living, narubungay kita, hindi pa sa kumadilikanan, but anyway, narubungay kita din sa kalibutan para sa atong Ginoo. Jesus Christ is the reason for our living and existing. We live for him, not for our parents. We serve our parents for the Lord. So, kahit mamatay ang atong mga gilikanan, kung nakakatuntaan lang pag kanang ni anang paglantaw sa kinabuhi, masubok kita lang na matay ang ginikanan.
mawal ang pagkakamintik, pero dili kita dapat mawala na ang rason nga no kay buhay kita, dili ang atong ginikanan, dili bisan kinsa, kundi ang atong Ginoo. Kaya dapat po ay rason na maghunong, magbuhay ng lumal. Kaya ang taong Ginoo na nagbuhay, diya kang Kristo, ano yung Ginoo na paghigugma sa iyang pamilya? No, kahit kung ang isang nagkawa, mauna niyang higugma ng pamilya, kaya, then, wala siya higugma sa Ginoo, naman yung problema, magbuga man, pero kung ulaman mo ang Ginoo, ang inyong pagtanaw na ito sa iyong pamilya, doon ay gawin na pagsabot o pagpangalagad sa ito ng libro sa iyong lahat. Actually, kung atong taon ang drama at Pedro, God Noe o God Sole, sa Jeremiah 15 verse 2, gisutan din ni Prophet Jeremiah ang kasiklaseng matang sa kamatayon sa tao. Ngayon ba, namatay sa sakit, gubat, and this is in parallel sa Ecclesiastes 1, na ano ito sa nanay schedule. Therefore, pag ang tao matay, sa unsay katalagman, yas kalsada, wala ka mata, kinitabog sino. In fact, wisdom to find ang matang tao na na-schedule daan. Therefore, ang kamatayon sa ginikanan itong babae sa atong lulak sa gilanon, pagbutos Ginoo. If you will question God, meron namatay ang ginikanan, that is the same. That is questioning the will of God. Kahit from 1614, matapos na may purpose ang panitabo, like home, kung matanan. Pero sa iyo, it will try to look over sa kinabuhi sa libro sa home. Yung siya, nagtawag kong jamo, ulikos ginong jamo. Doon ang Ginoo ka panalangin niya, kaya ginawat ang hinangatan siya ginabuhi. So, din sa itong program ni Dr. Eno, LNI, ang idea, LNI sa mga lugar, no? Kaya ni Brad Noe, lahat ng lugar, Sunny also, si Brad Itzel, LNI ang lugar, no? Mga na, nindot kayo kay ang hukpong ang may laing lugar mo, no? At iusa din sa CCTA, no? O, sa atong magpadayon, ay, atong pag-isutan ka itong atong dula sa bilanon, no? Na ang paglaong niya ay na kang Kristo. Kailin kita mawat ang paglaong kung kita mo ganun na ito kang Kristo. So then now, it's time na ganun tayo imposisigin natin yung kamatayan tayo sa tao, ano, kasi sa Bible tayo, kado sa Philippos, Brother Noe, ganun din ha, sabi ni Paul, alam ka na po, ang mabuhi kay si Kristo, ang mamatay o sakap pakinabang, ang English anak ba rin naman, for me to live is Christ, and to die is gain. Ang gain ba ya? Ang binisaya anak, ganan siya. Now, tanda tao, gusto mag-ganan siya. Kung nakamatay yung ganan siya, nalo kay, damadlog pa mamatay. Now, ang kamatay yung sa kabutang na maayo, kay ganan siya man siya. You know, dito ka kayo binibin sa ano na pulong ba? No? Kada lang ganan siya gaan, silbi ikaw ang doon ay gana. Gana siya. Yung sato pa, ni Jane ka dito. Ako may gana. Kaya nagkanindot sa binibin sa'yo. Ang point alam pa, yung nalasani nga, ang napingso na nga, kung namatay ka yung Kristo, ganan siya. Kung namatay ka sa imo lang kaugalingon, disgrasya. Disgrasya. No, natin ayaw yung nagganda. Paano naging ganon siya? Yung bago sa natong... Paano siya naging ganon siya? Ang kamatayan ba? Actually, ang irony, talang tao, nalandog lang. Pero ang one of the requirements to get living, kamatayan ba? Yes. Therefore, irony kayo, nalandog lang eh, damadlog mamatay. Kaya ang tanang-tanandog, ang tanang gusto niyo mukha, doon ang may bayan. Yeah. So kaya gusto ka man magkabot ang langit, mayroon din mo kamatayan. Ngayon, kinsa ay gusto glangin, isa tanan, isa ay gusto mong matay, paubos. Kay, mamana, entrance to life sa katikisin, this is our entrance to the life with the Lord. No? Ang kamatayan mo ay atong pang sunod na po sa kinabuhi kaungan sa Ginoo. No? So, mana nga, lindot kayo, labi na din ni Karong Pasko na, bisan pa sa makatalagman, gani sa minsan sa atong pinalangkang asubispo ang Silisa Palma na nagdasig ko na ito labi na sa mga afektado sa mga katalagman na magpanayon sa pagbaro kung pagkinabuhin yung mal niining ato akaroon na panalangan.
Pero Brother Louie, bago tayo pa tayo, mukhang yung nagamay na intervention sa Quran kay papasalaman ko si Brother Anan. So, sige na, atong ipadayon, no? Atong ipadayon na ato ang pag-isgot-isgot ka ni Anan, no? Si Brother Angel, no? Unsa ka, unsa may imong nakita ni Brother Angel na giisip man ni Pablo na kadauban kung mamatay ang usa ka alagad sa Ginoo. Wala kang tanawang God Noe, kining itawag na ito kung kanatayon. Muli ang itawag o finale sa kinabuhi. Therefore, kanamay ending, dapat atong i-consume ang matag-adlaw sa maayong buhat kay naamay itawag na itong ending. So, pag hindi ka matayong is a proof na ang matag-butaning kalibutana na ay katapusan, kinamay katapusan, mo nang dapat matunod Pablo sa grasya sa snubi, di ka magtinapulan o hindi mo maayong matagadlaw. Kay, kung madamlag na i-reward, ihatag ang Ginoo. Mo nang dapat matagadlaw, imuong na itong maayong, kay sayang. Kay narapag yung kamatayong nagulat sa matagusa ka nato, si Ratford yung walang magkaitya sa itawag kung kamatayon kay ginatid ng daan sa matagusan. Ako ba yan? Sa rabi na ako, no? Kamatayon, hindi katapusan kung hindi sinugana. Sa ikanawang pinagkay ka naman. O niya kay isa kong saraw na ito final, na focus for Lord na ito ang atong katunga sa itong programa. So mo na may kumakaisunan, amo kaming balikan ka ng tatawag, kay pasa ka namo dito sa among TOC. No? Kaya mapupos naman. So don't change your channel. We will be back.